Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedja Mom, your pediatrician and also a mommy like you. For today's video, pag-uusapan natin ang 5 signs na may measles ang anak mo or tigdas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, kabay po sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel. May plano ako maggawa ng video about sa measles na comprehensive. Pero sa ngayon, pag-uusapan muna natin yung 5 signs na may tigdas si baby. Kasi meron mo sa clinic or meron sa emergency room, nagkakarasya si baby, may kasamang lagnat. Ang akala ng mga ibang mommies is tigdas na. Bakit ba kayo nababahala sa tigdas? Nakakatakot ba ang tigdas? Nagagamot ba ang tigdas? Nakakamatay ba ang tigdas? So yan yung mga answers na kailangan nating sagutin. Pero paunahin na natin yung 5 symptoms na sinasabi ko. So first symptoms, high grade fever, no? So kung may rasya si baby at wala siyang fever, hindi po tigdas yun. So kailangan meron talagang fever si baby. Usually 3 days yan, okay? And then high grade. May times na hindi mababa ang lagnat niya. Number 2 symptoms, yung rashes niya is nag-uumpisa dito. Usually dito sa noo or basta sa head. Tapos pababa po yan. So kung yung rashes ni baby is nag-start sa chan, hindi po yan measles or hindi po yan tigdas. Number 3 symptoms na baka may tigdas si baby is conjunctivitis or namumula ang mata. So kung may rashes si baby at hindi naman namumula ang mata, baka hindi po tigdas yan. Okay? Baka ibang viral exanthem po yan. Number 4 na symptoms na baka tigdas yung rashes ng baby mo is meron siyang complex spot dito sa bibig, no? Ang tawag po namin doon complex spot. Para siyang lesions, oral lesions sa loob ng mouth ni baby. Banda siya sa may ngipin. Tinitignan namin yan. Pero hindi na natin yan na nahahabol. Kasi usually, lumalabas yan before lumabas ang rashes. So, paano nyo mahuhuli yun? Kung na-expose si baby sa may tigdas and then nilalagnat na siya, wala pa siyang rashes, tignan mo na agad yung kanyang oral mucosa kung meron siyang complex spots or lesions. So, papakita ko sa video na to kung ano yung itsura ng complex spots. And last symptoms, meron siyang ubo. Usually, may ubo ang mga tigdas. So, baka akala niyo lagnat lang yan at saka rashes. Hindi. Meron din siyang ubo. Marami mong viral exanthem. Ang ibig sabihin ng viral exanthem, ito ay sakit ng isang bata or kahit matatanda na ang symptoms niya is rashes talaga na ang nagkakos ay virus. Kaya viral exanthem. Kapag naman viral enanthem, viral disease po siya na merong rashes or may lesion sa loob. Like for example, itong measles, viral exanthem siya tsaka viral enanthem. Isa sa mga pinaka-common na viral exanthem dito sa Philippines is tigdas. And luckily, meron po tayong bakuna para dito. Binibigay po ito sa center at 9 months. Pero kung may outbreak sa Philippines or kahit saan, pwede nang ibigay ito as early as 6 months of age. At meron din pong booster ito. Yung binibigay sa mga barangay, yung mga iba kumakatok po sa inyo, binibigyan po kayo ng booster at magpabigay po kayo dahil iniiwasan po ng DOH ang pagkalat po ng measles. Kaya, yes, magpabigay po kayo ng bakuna. Dok, meron na po kasi bakuna. Papabigay po ba? Yes, wala naman pong overdose sa bakuna. Ibabigay niyo pa rin, okay? Yung mga katanungan po natin is, malala po ba yung tigdas? Nakakamatay po ba ito? May gamot po ba ito? So, once na magka-measles ka na, ang piniprevent na lang natin is magkaroon ka ng measles pneumonia. Gumagaling naman ang tigdas. Hindi naman siya mag-i-stay sa katawan mo, mawawala din yan. So, ang iniwasan lang natin ang complication, which is yung pulmonya. Dahil ang measles, hindi po nakakamatay. Ang nakakamatay po is yung measles pneumonia. So, ang pedya mo or ang doctor na nagtingin sa inyo, usually bibigyan ka rin yan ng antibiotics panlaban dun sa ubo or dun sa pulmonya mo. Second gamot is yung vitamin A.
Sa center, kahit wala po kayong tigdas, binibigay na po ito sa bata, yung vitamin A. Kung ako naman, magbibigay din ako ng zinc, panlaban din sa tigdas. So kung tatanungin nyo ako kung malala po ba ang tigdas, serious infection po ito. Kung mild lang naman ang ubo, wala siyang symptoms ng pneumonia, pwede siya sa bahay basta't naka-isolate dahil nakakahawa talaga ang tigdas. Pero kung meron siyang sinyalis ng pneumonia, like nahihirapan siyang huminga, maplema ang ubo, nilalagnat na high grade fever, magpa-admit na po kayo sa hospital. Marami po kayong questions about measles or tigdas sa ibaba, gagawin ko po ng mas comprehensive discussion ang tigdas. Ginawa ko lang po ito dahil sana hindi magkaroon ng outbreak, kaya magpabakuna na po kayo. Yun lang.